until the enemy reaches the battlefield. Listen back to the land of Donet for the side of Peace. We hero run down lang muna. Majo for the Salinas, Demi for the Wing, JP for the Atlas, Illumi with the one eye for the expert card bit for the Gatot, and of course, dito naman sa next wave Predator Solin. We have Envy for the Thames, Hester for the Uranus, Renegade for the Esmeralda, H2O for the Lancelot, and Yawi for the Jawhead. At makikita natin dito sa middle lane na konting titigan lang dito si Chester rather versus JP. At makikita natin sa may top lane, nag-top lane dito si Esmeralda versus the Gatot. Interesting. Same style yung ginagawa kanina ng next wave Predator, ha? Tingnan mo, yes. Naka-protect lang si si Chester to avoid. Eh nakadalawang sila, oh, Repolio. Same style ang ginawa ng next wave Predator Solid to avoid the possible or potential invade na pwedeng gawin ng Kingpins dito. They were able to secure two buffs. Tag-dalawang buff itong dalawang kupunan na to. And now, very aggressive Chester against Illumi. Tamang sundot lang si Zed. Yes, at makikita naman natin dito, binabalak siya ng nakawan ni Envy from jungle dito yung Kingpins, pero nag-connect dito yung arrow ni Majo, pero hindi na naman nila into a team fight. Nakita nito, JP, gusto sana umikot dun banda. Tignan natin, 3, tatlo'y nasa mida, tatlo-tatlo, halos yun yung rotation kung mapapansin na. Isa mag-roam, bibigay ng information sa nila. Mukha ko yung Jawhead nung tinamaan ng araw si Lancelot, papalto ko sa loob si Lancelot. Yun nga. Pero makikita ka sa Toro yun. No? Anseran moment. Ito na guys, coming in. Chester, pulado agad dito. Trying to hold, wala pa siyang mga skill. Of course, Chester will fall. Where's the follow-up defense coming from the next play Predator? Ito na pala sinasabi, follow-up offense ang gusto nila dito, H2O. Going in for semi-pulado, nakapagsayawan pa nga. Tatamaan pa, nice fizzle against the arrow. And H2O will fall. Counter-initiate coming for Esmeralda. Disengage siya muna, nagkatakbo ang Cyclone Eye to save the day. Uy, pero makita natin dun ah, kahit na nag-falling star mo, nag-ultate dun, si ating Renegade para simply backing away na lang dun, alangan kung nagbaback na Jawhead. Makikita natin, pinupush na rin ni Chester yung minion wave nila dito. Habang si Illumi versus MB, focus lane lang sila dito. Suntukan ng dalawang offlane dito, makikita natin. Alright. B, pero mapapansin natin, focus lang din muna sila sa may kanya-kanyang purple buffs and upward buffs na yung Little Wanderer natin. 3 minutes onto the game, pero makikita natin, 3-0 pa lang ang death count natin dito sa blaze natin. Pero wait, mga gabi, gawi ng mundo, tempe sa blaze, panakas ni Boss Shemi. Pero kontarong dinanas naman ni Pacquiao ng minyo. Ay! RKO! Hello, matatitulis! Grabe naman yung awis dito! Asok pa nga! Kung boss pa din panto, boss dito kay Majo, makita mo, triple kill pa nga! Ang nangyari dun? Ay, tawin talon, after nung RKO, meron pang slam dunk. Yes. Ganda. Anong tawag dun sa talo ni Gatot? Yung Hand of Guardian. May right? Gatot Lay main. Max. Ano na? The Hand of Guardian. Then, B9 eh. Iba na. Yung okay. Slam dunk 101. Slam dunk 101 na tatawag natin dun. Grabe. Yun yung sinasabi ko kanina na pag nag-ultimate si Gatot, tapos may Atlas pa. Avatar's Guardian nga ata. Yung Avatar's Guardian. Tama nga, may Guardian something. Pero makikita natin dito. Avatar of the Guardian? Parang palabas yun. Hindi, parang palabas ba yun? Parang hindi yata yun yung tawag doon. Pero mamaya na natin check yan kasi kakaroon dito na yung turtle natin. Ito sa may turtle lane na. Chester kumukulit na dito, makikita natin si JP sinusundan dito si MB. MB might be the next target, basically backing away. Chester together with Renegade focusing on the turtle, pero nakita ni Orbit 19. Ang ganda talaga ng setup na yun, pero alam mo, props sa ginagawa ng next play Predator ha. Nakakapag-compose pa rin sila despite of that, another champ coming from that tropa nating Gatot will connect. So may Tempest Blade sa mukha, this is a team fight composition lineup. Yeah. Ang pinapakita ng Kingpins now. Lumalabas naman yung weakness ng Kingpins dito eh. Is once na cooldown yung mga skills, that's the time na kailangan umistrike ng next play Predator. Yes.
makikita naman natin yung hinahatay nila na ma-waste muna lahat ng resources, di ba? Ibubugas sa isang hero, naghihiwalay. Saan sila magpapasukan. Pero makikita kasi natin dito, sa gold lead, hindi masyado nagkakalay, Prof. B. Siguro around 400 to 300 gold lang yun lamang dito ng kingpins. And pero sa death count, or sa death counter natin sa may top banda ng screen, it's a 7-1 pa lang. Semi, nakita dito si Chester. Gusto yata nilang kunin dito ni Majo. Nag-connect dito ang abit sa laro. Naku po! Pumasok din dito si Renegade with the Falling Star mode. It's a 2v1 po nga. Pero makikita natin ito. Nag-generate lang din na shield. Pero si Kitaki nilang din dito si Link. And big umong gusto dito kay Corbip. Makain! Disengage siya muna. Dalawa pala yung naka-execute. Para sure naman na may mahuhuli. Look at that. Yan, pinag-uusapan natin yung huli. Pwede nilang huliin si Esmeralda. Nasaan si Atlas? Yun naka, ayan o, ito yung Atlas guys ha. Yung combination ng Atlas tsaka nung ano, ay nung Gatot. Tsaka nung Selena, double execute yan. Pagka nahuli kayo. Pero napansin ko dito si Yawi, ang na-eject niya doon, si Atlas natin. Pero medyo alanganin, pumasok ng foreign star room, pero walang ginamaan doon si Karen Renegade natin. So pinapauwi nila muna dito sa metro nila. Securing that grab coin for H2 for that Lancelot. Pero hindi natin napansin na, naka-push na pala ng isang objective dito sa may bottom lane ang Kingpin, sabang busy tayo doon sa skirmish na ganap sa may top lane. Pero sure ball din yung ano, abyssal arrow ni Kajo ah. Pansin mo yun, habang tama. 8-1 ang ating score in favor of Next Brave Predator Solid. They're going in again for the turtle. Good setup from JP. Ito, ano eh, favorite spot ng isang Atlas eh. Pagkogo ko sa pit ng isang turtle, going in, nasa ang follow-up, nakuha ka dito, Gatot will jump from the backlines, Bombolicious, walang execute na nag-follow-up. Ayun lang, kaya makikita natin dito, si MB nagmamaasin sa tatlo, targeting na Illumi, saktong-sakto rin naman ang last insanity na sumabog in the face of MB. Uy, Lancelot pumasok off the middle lane turret, pero si Tindakon may focusing on the purple buff of King Queens. May question lang ako, Prof. Ito ba si Majo? Parang siya yung Majo Trisha, no? Nag-change name lang yata siya. Possible. Nakilala rin talaga sa mga mage. Oo. Ito. Parang nakas ko na rin. Tinignan ko eh. Parang nagkaroon sila ng miscom. Ang talon ni ano, ni Gatot talaga, dun sa side ni Majo, yung ano, yes. Yung may pare sila execute. Nagtaka ko, bakit walang execute na bintaw? Dalawa sila eh, nahuli nila eh. Mm-hmm. Kaya makikita natin dito, from to the purple ay, Atlas, may talit nila pagpaan dito sa blade. And pati naman, ang laking panic. Pero dito naiisip si Renegade. Pero it's not na pangayata na ultimate pa nga si Gatot para sure ball. Ang pag-view nila dito sa isang Esmeralda. Kasi sa Chester ha, pumapalag-palag siya dito sa Medbush ha. Daan tayo na perfect timing, pero dito pumapasok lang din. Pero makatikate na rin naman kasi dito sila Illumi. Abyssal Arrow, hindi na naman nag-connect. Pero Chester, naiipit, heavy nang umulit lang sa kanila. Semi ha? H2O, Semi, pumasok na nga dito. Pero hindi rin naman sila nag-connect sa pang mainit-init na crush. Item check. Pagpulitan na sila dito. Okay, Clank of Destiny. Kusunod na item na itong ano ni tawag dito ni Selena ano to feeling ko Holy Crystal eh tapos Holy mamaya Crystal Divine Flame pala. Yung ano yung makating arrow magic type talaga hindi mag possible na hindi magkalamity Reaper eh nakita ko ng kanong build eh arrow lang talaga puhunan kasi sila nauubos yes. Pero makikita naman natin dito, tama rin yung sinuhan ni Profi. Pero hold that thought dito si MB. Makakalag sa pati. Pero dito, hindi niya yata alam kasi tatalag. Pero sa may backlight, makikita natin dito kung asset ka rin. Perfect execute. Kala ko medyo natatagalan ako ay Atlas pero ang ginawa niya dinikit niya. Inantay niya. Oh, the double jump. The jump brothers. Jump. Pero nilapag din doon ang Tempest of Blades. Oh my gosh. Lahat ng dulog doon napansin mo na nagkalataga ng mga ulti nila. Ang ganda tignan, palang ano, Circle of Trinity. Oo, oh, talunan talaga ng talunan dito. Now the gold lead increased to 3k, advance another RKO sa the member, arrow won't connect, disengage for the side of Next Wave Predator, gusto nang uminvade dito,
ng Kingpins. Na-retry pa dito ni Semi. Disengage siya na. Uy, nahuli pa. Si Joed. Injecto from the backlines na uli. Ang kanilang expert in the jump. Coming from the gatot. Tempest of Blades combination. Tinarak. Saksak. Wakwak ang likod mga sir. Chester will fall. 16-5 ang ating score with a godly 3K. Pero napansin mo doon, Prof. B, kada tatalon or magbabagsak doon si Gatot, laging may isa, dalawang tatamaan. Which is a good thing, siya ka mag-go dito si Semi. Pero yawin ang mundo na ipit na naiwan sa backlay. Dito si Renegade, trying to back away at nagtagumpay rin naman. Abyssal Arrow hindi nag-co-connect. Parang hindi item check out. At anong item ng Esmeralda? There you go. Calamity Reaper. Okay. Genius one. Ay, magte-necklace. Magte-necklace yan, no? Si Majo. Nakapilag. Oo, magte-necklace ata itong ano, silina nila. To make sure na walang ano. Walang sustain na mangyayari. Against sa Tams. Pero makikita. Yes, pero makikita natin dito, Lord is up for grabs na nga dito, Prof. Yung nakikita natin, talagang hindi nila pwede ibigay ito eh. This can make or break the game, kumbaga. Dalawang retry na ano dito, next play predator ha. That's a fake Lord, yes. There you go, MB. Revealing ang kanyang position dito, MB will fall. The kite is real coming from the set of Kingpins. Going in, Chester, Pulado, disengage na rin. Habang zone, grabe naman man zone yung Esmeralda, nandun na sa pinakailali. Oh my gosh, pero makita na dito, angat-angat yung minion wave dito ng Kingpin sa by bottom lane. Hindi nila masyado kailangan i-commit tong Lord kasi buhay pa yung ano, apat na next play Predator Solid na kayang-kaya mang-catch, lalo dalaway naka-retry. So hindi rin alanganin na i-start pa agad-agad. Pero lang sila nag-aabangan. Hindi talaga nangyari flash. Pero Jolty. Oh. Hinahold nilang buff para kay Lance sila, but they're able to take down or successful invade. Going in for the last insanity. Round 2. Pumasok na dito. Open sa moment na next Reparator Solid. Disengage na muna dahil wala na ang si Illumi. Yes. At makikita natin dito si Yawi ng mundo na kita Semi. Kinitas niya lang ng kaunti sana pero hindi niya na rin ang pinaloy. Si Baby ba yun? sorry sa commercial. Natin dito. Dalawa retry nila dito, Athena. Lamang sila dito sa Lord, if ever. Yes. Yan, kaya medyo crucial to. Kumbaga, kahit magdalawang left, parang masusure nila dito. Pero kinukurot-kurot dito ni Enzo, si Shemi, pero napatay pa nga ni JC. Nandito, si Renegade na ipad, pumakas si Chester, pero dahil ako siya nangyayari dito. Hindi ko nakikita natin, napatay pa, pati si Corbett 19. Bumabaliktad ang laro. Next, may Predator. Sila na ngayon ang nang-zone out. Ito, napapaligiran si ano ah, si Semi. Ayun. Yes. Makikita natin dito yung Lord pwede na ito ah. Ayun talaga guys. Catapult. 20-8 ang ating score. Guys ah, tambak sa kills ang next wave Predator. Pero tignan nyo yung gold. Dikit. Diba? Pumawi sa ano, sa mga resources. Sa gilid-gilid ng next wave Predator solid. Tambak ko, 12 kills yan oh. Kasi napupunta pala yung ano. Dyan, Prof. B, yung mga items din dito makikita mo. Yung plan kasi nung link, 7-9 na. Meron na theory if I'm right. Tapos meron pa siyang endless battle. Tapos meron pa siyang Queen's Wings. Talagang papalad at papalad yan. And with the KDF 6-0-10. Diba? Sobrang katinara naman kasi. Tama ka nga dyan. Ayan na. Bebuelo na sila. Dalawang retry for the side of next play Predator Solid. Lamang na lamang sila dyan. Mauhuli kaya sila ng Atlas. The position. Nasa ano, susi ng pagkapanalo ng Kingpins dito ha. Is na kay JP yung Atlas. Yes. Pag nahuli na lang yan, that's the time na pwede silang manalo sa clash. Ito ha. Yan naman si JP nag-iipon lang. Isang proper setup dito, Prokby, kumbaga. Makikita rin naman natin dito, nakuha rin nila yung Little Wonder. The small thing matters, di ba? Kasi pag sa clash, may dagdag rin ng mga region yan. To make way! To make way sa top! Hindi nila, napapansin ba nila? Wala, walang tumitig. Ayun, si Tams. Umiikot na rin si Tams. Kasi lahat sila nag-aabang kung sino magsisimula dun sa floor dead. Kung mapapansin nila. Diba? Kine-clear. Uy! Si Emmy! Yes. Malikot naman kasi talaga din kayang-kaya niya pumitas doon or kayang-kaya niya tumakas, diba? Tama. Nakikita mo na lang din eh.
Eto na. Another round. Bantayan ng landlord. Pakiramdaman. Last Insanity. Pinumit na rin dito. The RKO plus the jump. From the Jump Brothers. Tempest of Blades will connect. Pero it's not that much. JP will fall. Nagmintis yung combo nila. Ito na yung chance na flex your perimeter solid. At tatlo ang downside na this is not looking great for Blades. Yun yung weakness ng combo ng Kingpins. Once na nagmintis yung ano RKO plus the Avatar of the Guardian, panalo pa sila. Oh. Rekta to. Yes. Ay, lumalabang pa. Walang frames. Walang frames. Walang minion wave dito, Poppy. Oh my gosh. Oh yeah, nagmintis yung delicious, the juicy delicious na combo sana ng Kingpins dito, Poppy. Grabe, comeback is real. Tumawag si Israel eh. Sabi sa kana, baby comeback. And now, comeback is real na nga ba? Look at that. Sila na ngayon ang zone out dito. They have the momentum for the next play, Predator Solid. Nabaliktad pa nga laban kung makikita kasi natin dito comeback na yun. Ngayon, unti-unting kumakabak sa pagkatambak ang next play, Predator Solid. Patience Gaming. Oo. Yes. Sa totoo, nung lumalabas na yung ganyan laro eh. Yung laruan na kung sino unang magkamali. Patay, pinapatagal na lang ng pinapatagal yung laro. Sino mawala ng pasensya, most likely siya yung magkakamali. Yes. Yun na ngayon nangyari doon. Kanina sinasabi ko, susi ng pagkapanalo, si JP, nagmintis eh. Ayun nga. Dahil nagmintis, tinik advantage ngayon ng next week Predator Solid. At inangat na inangat yung games. Saka walang buff dito yung link natin na, Prof. D. Inagaw na nila lahat ng pwede pa maging resources. Tama. Sa dito. Tignan natin kung paano gagawin dito ng next play, Predator Solid. This might be the final clash. Tinutunaw na agad nila ang Lord dito trying to segue onto the top side habang minamaman ng dalawang membro. Look at that. Last Insanity, RKO. They were able to take down H2O. This is a force clash for the side of Kingpins. Going in, malalim tarak for the Tempest of Blades. Chester doing a great job. Ikot lang sa gitna mismo ng mga miyembro ng Kingpins dito. Medyo huminto nga naman dito. Pulado rin si Lumi. Backing away, sinusunog. Habang pumapokus pa rin sila. May minions. Last Insanity. Pulado. Nagkakatapuan. Meron pang katapon. Makukuha din si Esmeralda. Umuwi na dito. On site dito ng tropang next play, Predator Solid. Successful defense coming from the Kingpins. Kung nakikita natin sa sobrang tagal ng clash na buhay na ulit yung isa tapos nagkakabusag pa nga yung mga minion wave dito po binaubos lahat na magbibigay sana ng damage na pilit na pinatapos dito. Sa kakaunang napitos kasi dito si H2O Profi na nawalan ng damage. Grabe! Oh my gosh! Nakikita natin dito tinetake advantage ng bawat pagkakamal isa. Talagang dapat walang mag-choke dito lalo sobrang crucial. Yung 4 kasi yung nahuli eh. Si H2O yung nahuli. So, pinilit nang tapusin sana ng next Predator Solid. Pero na-clear out agad ng Last Insanity ni Illumi. So, naubos. Pero dito Last Insanity ko namit. Nakapatay pa nga. Isang lapitas! Isang pang Lord to. May isa pang Lord to. Hindi kaya eh, pinuwersa eh. Pinuwersa na yung next play Predator. Pero ang maganda lang is bumush sila ng very safe. Very safe side. It means na talagang nakaangat yung mga minions nila. So medyo may karapatan sila. Pumuwersa ng push dito. Tiba yung mga turret. Uy! Na, uy! Possible comeback na naman to ha. Ito na si H2 ha. Going in the RKO with the dunk. Tempest of Blades. Wak-wak na naman with the saksak. H2O will fall. Comeback after comeback! Grabe! Oh! Esmeralda! Bago! Napatay ni Semi dito, si Rene J. And I think, Profi, mahihirapan na si Yawi ng mundo na defense hanto. May ano, may isang catapult lang eh. Buhay pa, buhay pa. Inhale, exhale pa to. Buhay pa mga Lodi. Look at that. Winwersa na dito. Pulado, Chester will fall.
kapalit ng buhay niya, eh madidepensa naman ang Tori. Ay, di. Ang tagal pa pala. 10 seconds, 15 seconds kay H2O. Pinakamatagal na segundo ng kanilang mga buhay. Nagmamadali. Eh, na-try to hold. Mine-injector na lang niya para tumagal. The clutch! The defense! Pump immortality! Great defense. Last insanity sa mukha. Oh! Pero they're able to take down Yawi. Successful defense ang pinakita ng next play Predator. Solid. Lord is already up for grabs. Si Halbert bigla si MD. Oh my gosh, Rocky. Sobrang intense na naging laban na yun. Commendable yung ginawa rin ni Yawi. Sacrifice kasi pabuhay na rin naman dun sila MD. Tsaka Lord na naman tayo dito. Talagang inantay na lang. Hindi nila pwede asimin eh. Wait lang kayo. Alam nyo guys, yung mga kumukuchatan sa dalawang kupuran na to ha. Pag nananalo, lab na lab nyo. Pag natatalo, sabihin nyo, ang bobobo, ayos naman. Manood lang tayo, chill lang tayo. Ah, enjoy, ang ganda na naman. Chill lang kayo dyan. Ito na naman. Ito na naman. Bumuelo. Ay, delicate sa next play ha. Nakapwesto na yung kingpins dito. Tapos yung minion waves nila, hindi maganda. Mamimilitan silang dumipensa. Ayun, ang trimming thumbs, tumiko. May dalawang record to ha. Yes. Nakikita na si Chester ha. Gustong kumulit yan sa may middle lane banda. Yawin pa nga palabas na ako. Pero yung Lord natin pula. Oh! XP! XP! Ayun! King, pingin pang nakakuha mo ng Lord. Pero dito, nagsasagupaan dito. Oh my gosh! It's a mega kill. Healing spree! Ang down sa side ng next team Predator Solid. Samantala dito sa King Pins. Oh my gosh, wala ka nagiging casualty. Oh! And I think this is it for the side of next play Predator Solid. Nagtaka ako, ang layo ni ano? Ni Lancelot. Yun nga, lumayo. Oo nga, ano nga doon? Nakita mo? Miscom ba yun? Miscom? There's a miscom on the side. Oo, pinadepensa ata si ano. Na-depensa si H2O. Alakala ko si Tams yun nandun. Hindi mo may babot yung Earth Hindi, sayang eh. Pero I think, ayun na nga. Congratulations to